The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death, but they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang gusaling sambahan o ang templo ay mahalagang bahagi sa buhay ng mga Hudyo. Ito ay simbolo at tanda ng presensya ng Diyos. Dito sila nagdarasal at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Dito rin sila nag-aalay ng iba't ibang mga handog para sa iba't ibang kadahilanan. Marahil dahil sa kahilingan, kapatawaran ng kasalanan, o di kaya'y pasasalamat sa Diyos. Katumbas ng halos 2 araw na sahod ng isang karaniwang manggagawa sa Israel, ang abuloy sa templo ng sinumang Hudyo na may edad na 19 taon pataas. Sa panahon ni Jesus, mayroong higit na 50,000 mamamayan ang Jerusalem. Ang pamamahala sa templo, maging ang mga bagay-bagay na nakapalibot dito, ay nasa pamilya ng mga punong saserdote. Sa bungad ng templo ay may tinatawag na lugar ng mga hintil. Dito nagaganap ang palitan ng pera, ang bilihan ng mga kalakal, gaya halimbawa ng mga tupa, mga kalapati, na ginagamit sa pag-aalay sa templo. Madalas, mataas ang presyo ng kalakal. Mababa rin ang palitan sa pera. Kung kaya, minsay, nagiging hadlang ito sa pag-aalay ng mga Hudyo na buhat pa sa malayong lugar. Umaalis sila sa templo nang hindi makapag-alay, at bukod dito, hindi rin makapanalangin ng tahimik ang mga tao roon. Inaasahan na ang templo ang maging tagpuan ng Diyos at ng kanyang bayan. Subalit, nakita ni Jesus kung paano hinahadlangan ito ng mga pangyayari sa templo. Ang tapat na pagsamba ay hinahaluan ng panlilinlang at panggigipit sa tao. Binastos ang templo ng mga bantay sa lakay at ginawa itong isang palengke, at ang pagsamba ay naging isang negosyo. Sa ating ebanghelyong binasa, nagalit si Jesus hindi dahil nakita niyang maraming magnanakaw, sinungaling at makasalanan sa templo ang nagsasamba roon, kundi nakita niya ang mga pang-aabuso sa templo, kaya't ipinagtabuyan niya ang mga mangangalakal doon. Ang pang-aabuso at pagsasamantalang nagaganap doon
ay ang katawilian na bunga ng sabwatan ng mga mangangalakal at mga otoridad o namamahala sa templo. At ang nabibiktima ay ang mga taong nagpupunta roon para magsamba, lalong-lalo na ang mga maliliit at mahihirap. Ikiginagalit ni Jesus ang pambabastos at kakulangan ng paggalang sa templo. Ang galit ni Jesus ay galit laban sa kawalan ng respeto, kawalan ng katarungan na nagaganap sa tahanan ng Diyos, kung saan dapat nagahari at nagaganap ang kalooban ng Diyos. Sa bisa po ng binyag na ating tinanggap bilang mga Kristiyano, hindi lamang nahugasan ang ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng panibagong buhay at naging mga anak ng Diyos, kundi dahil din sa binyag na ito, naging mga templo tayo ng Espiritu Santo. At ang Diyos ay nanahan sa ating mga puso. Ngayon, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, kamusta kaya ang kalinisan at kaayusan ng templong ito? Ayon sa Second Plenary Council of the Philippines, ang tahanan, ang pamilya ay isang maliit na simbahan. The family is a domestic church. Pero ang tanong, malinaw bang nakikita, nadarama at naririnig ang Diyos sa ating mga tahanan? Pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyong ngayon na gawin sana nating malinis, gawing banal ang simbahan. Ito man ay gusaling sambahan ang ating mismong sarili o ang ating tahanan kung saan nananahan ang Diyos. Naway, handa rin tayong sundan ang ating Panginoong Jesus sa pagtaboy ng anumang hindi makadiyos sa ating buhay, upang sa gayon manatili tayong kaaya-aya, malinis at karapat-dapat na mga templo ng Diyos.